Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Andito na naman po ako para magbigay na naman ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay naitanong ng isang subscriber dito sa ating YouTube channel at dati na rin itong naitanong dun pa sa Facebook page, no? Dun sa nauna pang Facebook page, naitanong na rin ito ng followers. So naisipan ko na ibahagi na ito sa inyo, no? Ito po yung tungkol sa pagkakaroon ng tinatawag na cavernoma. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa akin channel, click mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panoorin mo po. Cavernomas o yung ibang katawagan dito ay yung cavernous angioma, cavernous hemangioma or yung tinatawag na cerebral cavernous malformation. Ano po ba itong kondisyon na ito? Ito pong kondisyon na ito ay ito po yung pagkakaroon ng deformed na daanan ng dugo, no? Yung mga capillaries po natin na nabubuo na parang isang berry, no? Doon po yan na matatagpuan sa ating central nervous system. So, maaari pong magkaroon nito sa ating utak, maaari din magkaroon po doon sa ating spinal cord. Ano bang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng ganito? Unknown pa rin po ang cause nito, no? Walang malinaw na dahilan kung ano ba talaga, no? Pero may mga nakikitang aspeto na ito ay dahil sa genetical defect, no? So, na maaring sa genes mo natin, no? Maaring nagkaroon tayo ng namana natin to doon sa mga ano ba natin, sa family natin, no? Sa parents po natin. So, yan po ang isang nakikitang aspeto na dahilan kung bakit tayo na maaaring magkaroon ng ganitong kondisyon. At ano po ba ang mga maaaring maramdaman ng taong may ganitong kondisyon? So, sa una po, wala po tayong basta-basta mararamdaman dyan, ngunit sa kalaunan po, at lalo na kung ito ay mapabayaan po natin at hindi agad ma-detect, no? So, maaari natin ma-experience po dyan yung kagaya ng panghihina ng mga muscle po natin, tapos yung pagkawala ng balanse po natin, tapos yung sa memory po natin, nagkakaroon tayo ng problema sa memory po natin, yung problema po sa vision natin, nagkakaroon din po tayo ng problema dyan, at yung pananakit ng ulo, no? Yung headache, severe headache, at syempre po yung pagkakaroon ng epileptic seizure. At kung ito naman po ay doon makita sa ating spinal cord, maaari po tayo magkaroon ng spinal cord injury, no? Madidisrupt po natin yung connection ng ating spinal cord doon po sa ating utak. Tapos po, syempre, dyan po kasi sa may malformation po yan, nagkakaroon po dyan ng leak, no? So, parang ano po siya, no? Parang aneurysm. Pero iba po siya sa aneurysm, ha? Ito po, no? Magkaiba po sila, no? Ang iniisip kasi ng iba, halos parehas lang daw pala yung aneurysm saka yung pagkakaroon dito ng cavernoma. So, hindi po, no? Kasi po dun sa aneurysm, nagkakaroon po tayo ng weakness doon sa mga capillaries natin, sa mga daluyan ng dugo dun sa utak natin dahil nagkakaproblema yung wall nung ano po natin, no? Yung daluyan ng dugo. So, maaring lumobo po yun, no? Maging mahina, lumobo. At sa pagtumaas po yung blood pressure po natin, halimbawa naging hypertensive tayo sa kung ano pa man kadahilanan, so maaari po natin mapaputok po yun, no? So doon naman po sa may cavernoma, nagli-leak, maaari din mag-leak yung blood po natin doon sa ano na yon, sa malformation na yon, no? Ngunit dito po kasi sa may cavernoma po, kahit hindi mataas yung blood pressure po natin, no? Dahil po nagkabuhol-buhol na dyan, no? Sa sali-saliwa na yung ano dyan, yung daanan ng dugo po natin, nagiging mabagal yung takbo ng or daloy ng dugo po dyan. Ngunit sa sobrang bagal nila, siyempre pupunta at pupunta pa rin dyan yung dugo po natin, no? Ngunit mabagal sila dyan. Halos maipon po sila dyan doon sa may cavernoma po natin, no? Yung sa site ng cavernoma. Ngayon, ang mangyayari po doon dahil may ipon yun doon, so tataas yung pressure doon sa parting yun.
at maaari niyang panipisin ng panipisin yung mga wall ng daanan ng dugo po natin doon. At sa kalaunan, no, pag napabayaan po talaga natin, magli-leak, no? Magli-leak, magkakaroon ng leak doon sa ano natin, sa wall po nung daanan ng dugo. So yun po ang pagkakaiba nila, no? Do parehas po silang may bleeding, may leakage ng bleeding. Ngunit kadalasan po pag sa aneurysm, massive ang bleeding, no? Napakarami. Dito naman po sa ano, sa cavernoma po, hindi grabe yung pag-leak ng dugo po dyan na lumalabas. Ngunit meron pa rin na kaso na massive pa rin yung bleeding dyan, yung leakage ng blood po natin dyan. At kaya nauuwi din po yan sa pagkakaroon ng parang stroke, no? Ng hemorrhagic stroke. Kung ano po yung mga sintomas na makikita nyo sa isang taong may stroke, ganun din po yung makikita ninyo sa taong may cavernoma kung ito po ay magkakaroon ng napaka daming leak doon sa cavernoma, no? So yun po ang pagkakaiba, no? Mahirap nang i-explain yung pinaka-detalye talaga nito, pero yun po yung pinaka-main na pagkakaiba po nila, no? Pero may pagkakaparehas, ngunit hindi naman talaga sila totally parehas, no? So yun po yun, no? Doon sa mga sintomas nila, may pagkakaparehas din sila, no? Siyempre, ang apektado kasi natin dito, utak. Ngayon, yung mga mararamdaman natin na sintomas, depende rin doon sa location na kung saan po tayo may cavernoma, no? So halimbawa po, yung cavernoma natin nandun sa may occipital lobe po natin, nasa likod. So maaari tayo magkaroon ng problema sa may visions po natin, no? At halimbawa naman po, nandun sa may temporal lobe po natin, no? Maaari tayo magkaroon ng problema sa memoria, no? So ang sintomas po, depende kung nasaan nakalagay yung o saan nakaposisyon yung cavernoma po natin. So parang yung mga function po ng mga lobe po ng brain po natin, mas naibahagi ko na po yan doon sa may epilepsy, no? Maaari nyong panoorin yung video ko na about sa epilepsy, no? Natalakay ko po doon yung mga different lobes kung anong maaaring maging sintomas pag may nagka-problema po tayo doon. At natalakay ko na rin yan doon sa video kong stroke, no? Depende kung saan yung location. At lalo na nga dito po sa ano natin, sa pagkakaroon ng cavernoma ay nagkakaroon po tayo ng epileptic seizure, no? Pag sinabing epileptic seizure, ayan po yung seizure na paulit-ulit, no? Paulit-ulit na nangyayari, kaya tinawag na epilepsy. So ganun po yan. So yung pagkakaiba ng seizure lang sa yung epilepsy, nai-discuss ko po yan doon sa video ng epilepsy, no? Ayan po yung link, nasaan yan dyan sa may description sa baba, no? Paki-click nyo na lang dyan sa description, makikita nyo po dyan yung link kung gusto nyo mapanood po yun. So, paano ba ito nadadiagnose, no? So, usually, pag nakaramdam ka ng mga ganitong sintomas, kailangan mong sumangguni sa inyong doktor at magsasagawa siya ng mga pag-i-examine sa inyo, no? Mga neurological examination, no? Physical examination, hanggang sa CT scan or MRI kayo, no? So makikita doon, maaari makita doon. At pag na-diagnose na nila na meron talaga kayong cavernoma, i-refer po kayo niyan sa isang neurologist para talagang sila na magsubaybay ng kaso mo, sila na ang magbantay para ito ay hindi lumala. So paano ba 'to ginagamot, no? Ang paggagamot po dito ay maaaring true medicine, pero hindi po yan talaga ang pinakagamot, no? Yung medicine po na mga or mga drugs na maaaring ibigay sa inyo ng inyong doktor, ay yan po ay para lang dun sa mga sintomas na maaaring yung maramdaman, no? Dun para maibsan, no? Mawala yung mga sintomas ninyo. Halimbawa, kung nagkakaroon kayo ng epileptic seizure, no? Yung epileptic attack. So bibigyan kayo ng anticonvulsant, ng mga drugs. So ganun po. Ngunit ang pinaka ano po dito, kung lalo na kung malala na yung kaso, yung condition, ang pinaka the best talagang ano dito eh yung ano pa rin, syempre surgery. Wala naman po kasing gamot na pagtinik natin yung pagkakaroon ng ano po natin, no, ng cavernoma doon sa brain po natin or sa spinal cord, eh bigla na lang pag ininom natin yung gamot, oops, ma-okay na yung lahat, no? Yung anatomical structure, yung biglang babalik na sa dati, wala pong ganun na gamot. So surgery po ang ginagawa doon, no? Isasagawa ng mga neurosurgeon po. So kung tayo po ay nakakaramdam ng mga ganyang sintomas,
konsulta po agad kayo sa doktor, no? Baka para mas ma-detect agad, no? Siyempre, mas ma-detect agad, mas maaga pa, no? Na hindi lalala, no? At iwasan po natin kasi dyan yung pagputok, no? Yung pag-leak ng napakaraming blood. Kasi maaaring, hindi lang maaaring mauwi yan sa pagkakaroon ng parang stroke, no? Maaari din yan mag-lead sa coma, no? Comatose. So hindi ko po kayo tinatakot dito, no? Ayan po ay hindi naman lahat ng may cavernoma ay mangyayari yan, no? Saka yung sa life expectancy naman po, no? Hindi po ito kagaya ng may mga tumor sa utak, no? Hindi po yan tumor, hindi yan bukol. Hindi yan na tissue ng brain na form into bukol. Hindi po yan. Yung itsura po yan, parang mga tiny blood vessels lang yan na parang gulo-gulo yung ayos, no? Wala sa pagkakaayos, parang nagkabuhol-buhol na ganun, no? Naging intact sila, nagkaroon ng cluster formation po dyan sa specific part ng brain po natin. So, iba po yung sa tumor, no? Hindi po yan tumor, no? So, yun po ang pagkakaiba nila. Hindi kagaya ng mga may mga cancer sa utak, eh minsan, yung life expectancy na na-estimate na yan ng mga doktor, no? So, kaya minsan, ayan na yung parang nabibigyan ng tanning, no? Pero, gaya nga ng sabi ko sa inyo, yung buhay naman ng isang tao ay Diyos lang ang nakakaalam kung hanggang saan ba talaga siya. Kung mahaba pa ang mission natin dito, tatagal pa tayo. So, sana po naibahagi ko po yung napakaikling video ito tungkol sa cavernoma, no? So, doon po sa nagtanong, ayan po, no? Siya po yung nagtanong. Ayan po yung tanong niya sa ating YouTube channel, no? Nag-comment po siya. So, sasagutin ko lang po sana to through comment din. Kaya lang mas naisip ko na ibahagi na through video para mas maunawaan, no? At kung sino man ang may mga ganitong kondisyon na kakilala kayo o kamag-anak o kung kayo man na may mga karagdagan pang katanungan, no? Maaari nyo naman po akong i-message or i-PM sa Facebook page na Master Galen PMS Official o kaya comment nyo dito sa comment box. Pero ang pinaka the best pa rin na mapuntahan ninyo at makausap ninyo sa ganitong kaso ay syempre yung mga neurologist, no? So, sila po pa rin ang pinaka bihasa sa ganitong usapin. So hanggang dito na lang po. Ako po uli si Master Galen. So lagi ko pong paalala ang mga videong mga ina-upload po natin dito ay tanging gabay lamang, no? Huwag yung ituturing na ito na talaga, ito na yung absolute na solusyon, no? Na dito na lang kayo babase, no? So mga gabay lang po to, no? Ugaliin pa rin po ninyong sumangguni sa inyong mga doktor upang mas masuri kayo ng maayos na personal at nang mas malapatang kayo ng tamang lunas. Ako po uli si Master Galen. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam.